Tapos, ang dami mong pinaglulo kong mga OFW na ginamit mo ang pangalan ko. Ngayon, meron akong ilalagay dito, ipapaupuin dito, isa sa mga naluko mo. Ha? Na RTDPH. No, ako hindi lang ako nagsalita. Kasi... in, meron ding iba na wala talagang patunay. So si Madi ay nasira dahil kay RTD involved ang salitang sponsor. Ngayon, hinahamon ko yung mga gustong magreklamo kay Madi. Kung nandiyan kayo, kung isa kayo sa mga na naloko ni Madi, sabi natin na scam kayo ni Madi, edi lumabas kayo. Wala namang lumabas eh. Ang nagreklamo lang ay si Kabisnakers at saka si Katroopers, which is miscommunication lang. Hindi naman talaga nakuha yung pera na ibalik sa kanila. So, nagkausap sila, humingi ng sorry yung dalawa kay Madi. Okay na. Ngayon, lumabas kayo kung meron pa. Dahil kung wala, edi ibig sabihin, mali yung mga palapang kay Madi. No? Ngayon, ako, mga kasuwerd, no? Itong si RTD, ikaw hayop ka. Huwag na huwag ka talagang magpapakita sa bukana. Mabubugbog ka talaga dito. No? May umarat o paris ka na. No? Isa sa mga naluko mo ay ako. No? Binigyan niya ako ng relo. Putang ina. Ang dami mong binigay sa aking relo, hayop ka. Binigyan mo ako ng mga sapatos. Ang dami mong nahapon na subscribers, pinalakas ko yung channel mo dito. Ha? Tapos malaman-laman ko, hindi pala sa iyong hayop ka. Kay Diero pala yun. Buiset. Yung Michael Jones na rilo. Oo, yung mga binigay niya sa akin rilo. Ganun-ganun pa ako salamat kay RTD. Tapos yung mga bigas. Pati yung palitsyon. Nagpalitsyon ka dito, hindi mo pala pira yun. Pira na sponsor yun? Oo. Pira pala ng may sponsor. Kawawa naman si Diero. Tapos meron pang isa. Si ano? Si... Dalawa ang sapatos ko. Ang gaganda ng mga sapatos kong hayop na yan. Hindi, meron pa si Rayona. May nagpadala din sa kanya eh. Yung mga sapatos na binigay niya sa akin, siya ang pinasalamatan ko kasi binigay niya sa akin eh. Binigay niya walang alak. Yung pala, hindi galing sa kanya. No? Scammer ka. Tapos yung nagpalitsyon ka dito, hindi mo pala pera yun. No, hinahantay ko si Dang eh. Kasi si Dang ang ginagamit ni RTD nun eh. No? Tapos, si Boy Tapang, ginamit mo pa si Boy Tapang, muntik pang magbayad sila Dang ng 5,000 ba yun, para lang may shout out. No? So yun. Kaya inantay ko si Dang, sana pumunta si Dang dito, pumunta yung si Dang. No? Kasi si Madi, hindi siya nagsalita. No? Hindi siya nagsalita eh. Tahimik lang siya. No? Kahit na nangyari yun, hindi siya nagsalita talaga. Nagpatuloy lang siya sa pagbablog, kahit na wala na siyang views. No? Hindi niya inunos si RTD. No? So ngayon, ito, para ipagtanggol naman yung sarili niya. Ngayon, si Michael Bartz, pinigilan kong hindi makapunta sa Bukana noong mga time na yun, no? Oh, siniraan pa si Michael. Siniraan mo din si Michael Bartz, yung mag-asawa, no? Sabi mo pa, Jack, tinawagan ko lang, kasi sa karami daw siya. Checkpoint, mga pasok. Naka-ano na, yung swab test na, mga peke, mga ganun-ganun. Siniraan mo yung sila Michael Bartz, kaya galit na galit sa yun. Ngayon, hindi ka lang nagpapakita kay Michael Bartz. Hinahamustukan. Tapos, ang dami mong pinaglulo kong mga OFW na ginamit mo ang pangalan ko. Ngayon, meron akong ilalagay dito, ipapaupuin dito, isa sa mga naluko mo. Ha? Na RTDPH. No, ako hindi lang ako nagsalita. Kasi, hindi ko nabibigyan ng ng halaga yung ano na eh. Kumbaga, pinagbibigyan ko na lang. No. Inaantay ko lang din na magsalita si Madi. Hindi nagsalita eh. Kaya maganda tong interview na to para alam ng lahat. Ngayon, mayroong isang OFW na gumastos ng malaking pera na naluko ni RTD. Oh. Di lang, nandito ngayon sa kubo. Ayun. Kaya nung nalaman ko yan, putang ina, nagulat ako. Welcome! Si Jokes and TV! Kasok! Dapat ang puntanan talaga niya dito sa akin. Bakit dumaan? Ang ginawa ni RTD. Ang ginawa ni RTD. Pintobligi sinama. Sige, ngayon mga kasubert,
si Jokes ay bago pa nakarating ng Bukana, si Jokes ay gustong-gustong pumunta sa akin to. Nakilala ko si Jokes doon kay Dang. Ngayon, nagulat kayo, no? O, press 2 kung nagulat kayo. Press 2. Kung hindi kayo nagulat, huwag kayo mag-press 2. Sabi ni Warren T. Fernandez, WTF18, gusto mo, idol, trabahuin ko RTD na yan. Huwag, bigyan nyo ng chance. Malay nyo, humingi ng sorry. Ha, press 2 na, huwag nagulat sila. Nagulat kayo, no? Ha, wala sila alam. O. Mga kasuwerd, kung alam nyo lang, yung pinagdaanan ni Joke sa Bukana, ay napakalupit, napakahirap. Dumating sa point na nawalan na siya ng pera, hindi, as in, na umiyak na ngayon sa live eh. Dahil, na-scam siya ni RTD ng 30,000? 32. 35,000! Para lang makalapit sa akin, ginagamit ako. So, ikwento mo kung paano nangyari yun. Okay. Para sa lahat, magandang umaga po sa aming lahat. At saka, bago may kwento yan, yan kasi, hindi ko na pinaano, sabi ko, sige, yaa mo na lang, huwag mo na lang sabihin, kasi manahimik, mag-ano ka na lang. Kasi nung time na nababas si Wasalak, dahil na, naglabas ng video si RTD kay Wasalak, gusto nang magsalita ni Jokes, kaya lang, nanahimik lang siya. No? May soundtrack din ah. Sige. Grabe! May nag-away dun. Sige, natin, kwento mo, Jokes, kung anong nangyari sa'yo? Yan muna muna, karating ko lang noon, 2020, galing akong abroad noon, nag-exit ako doon kasi gusto ko talagang i-pursue yung aking pangarap na maging isang vlogger. No, at wala akong ibang makontakt sa Stewart family na iba, kundi nung time na umuwi ako at nakita ko sa live, nag-live si RTDPH. Ngayon, sabi niya nung pagkatapos ng live niya, bago ako magtapos, gusto ko lang sabihin sa inyo lahat na kung sino yung gusto magpag-usap sa akin, willing ko ako na kausapin ako hanggang pagdamag, walang problema sa akin, sabi niya ganun. So na ano ako, baka ito na yung chance ko na makakausap yung isang nang galing sa Bukana, noon na parang tinatawag ko na rin na Stewart yun kasi dati kasi ang lakas niya nung tulad dumating dito eh. Si Ate Di? Oo, Ate Di nung panahon na yun. Tapos ngayon, di, nakausap ko siya. Sabi niya kapag pagsabi ko, idol, magandang umaga, ganyan niya. Kilala ako, galing akong abroad, ganyan niya. Gusto nga naman niya, galing akong abroad, tapos gusto kong mag-sponsor yung gano'n. Sabi niya, parang di na ako tinatanan. Tapos na kami nang usap. Tapos parang kinukuha niya yung logo. Ngayon, ang sabi ko, kasi magbi-birthday ako ng December 19. Sabi ko, idol, gusto ko sanang pumunta sa Bukana. Tapos, doon ako mag-birthday kasi, palapit na December 9, palapit yung birthday ko. Sabi niya, walang problema. Sabi niya, walang problema, sir, ang tawag niya sa akin. Walang problema, sir. Bago man yung birthday mo, December 19, 10,000 subscriber ka na, sabi niya. So, thank you subscriber ka na. Sabi ko, pungtuwa naman ako. Sino ba naman ako? Diba? Sino ako? Kung para, sino ba naman ako para nangangarap din ako eh. So, grab. So, ang ginawa ko, sabi niya, Patian! Ay, kaya may nagpalipad! Oh no! Salamat kay Mark Anthony! Kuya Nukyaw! Salamat! No, yan ang dahilan kung bakit ayaw ko na sponsor kasi may mga nagpalipad sa akin. Continue. Ay, sige, tricho. Sayo na. No, hindi, nagkano na. Nakasid na na dito ako birthday sa Bukana. Sabi kasi niya, walang problema. Kung bahala, meron tayong contact doon si Maddy. No, tapos, ngayon, sasabihin natin doon na magbe-birthday ka doon para ma-inform sila lahat. At mag-withdraw ka na. Withdraw naman ako. 12,000 yung inidraw ko agad kasi magpalitsyon ako eh. Magpapahanda ako dito. Oh. Dito talaga ako. Kasi tungtuwa na ako doon. Ngayon, nung bago mang natapos na yung... Palipad ng palipad dyan. Masisira ang momentum eh. Let's go, James! Huwag mo na ulitin yan. Alright. Naka-schedule na. Madaling araw pa lang. Alauna pa lang. Nagising na ako. Sabi niya, sir, punta ka dito sa bahay. Sa... Alabang. Oo. Ulan-ulan no. Sabi ko, matuloy kaya kami kasi ulan eh. Di nagmumotor-motor pa ako, nasiraan pa ako na nagtulak pa ako sa danghari. Hanggat sa umandar yung motor ko, makarating pa rin ako doon sa kanya. Parang pasok! Pinipinipan! 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 Pinipinipan!
Thanks for the during interview this week. Mrs. K. Hindi, seryoso tayo. Huwag mo na kayo magpalipad. Para mahihiya ang momentum eh. Kasi ayan yung isip kwento ni Jokes. Salamat, Mrs. K. Just like, umupo ka lang. Huwag na naman yung video ko. Okay na, huwag mo na kayo magpalipad. Ah, sabi na, huwag na! Hindi, nakaring, hindi, nakaring. Tatay Pando mo lang. Mayroon na naman. Tatay Pando, okay na ako sa binigay mo nga eh. Yung pag-swimming at saka yung pana. Ah! Tita Bella. Ate Bella, Tita Bella. Jeff, para kay Mrs. Sniper. Tita Bella. Hindi, actually, nag-interview ako. Hindi ako nag-interview. Tigil nyo na yan. Huwag mo. Ay, sige, hindi ko na kayo mapansinin. Bahala kayo mapalipad. Hindi ko kayo mabanggitin, ha? Okay. Game. Okay. Hindi daw, hindi. Sige. Si Kuya. Kano kayo review ko bukas ito? Sobra lang yung sa Magipib din, yung mga naiwan doon sa Jimboy Pyramids. Doon na lang kayo magpalipad. Oo, tsaka... Eh, Maddy, kumasalak. Ano yan, pag naglalad, kumasalak. Sige, tapusin na natin yung kayo kay Jokes. Let, thank you. Kita, let. Okay. Tapos yun, nakarating ako doon sa kanila, habang natinula ko, umuulan-ulan pa yun. Tapos kaya, nung pumunta kami dito, ditong kuhaan ako, habang tumatrabi na papunta rito, angkas-angkas po siya sa likod. Sabi niya, ihahatid kita sa Bukana. Pagdating namin niya sa Bukana, pagpasok sa Bukana, biglang huminto siya. Hindi tayo matuloy. Sabi ko, bakit? Punta tayo doon sa tubling. Kasi nandiyan si Michael Barnes. Nandito si Michael Barnes. Takot siya kay Michael Barnes. Kasi baka mabisto siya eh. Pero, alam niyo bang galit na galit ako kay Michael Barnes noon? Kasi parang na-hypnotize yata ako ng TV. Kawawa nga si Michael Barnes kasi raketera. Hindi ko pinapansin. Grabe. Tapos ngayon, parang na-dismay ako. Sabi ko, total, nandito na rin naman ako. Kung saan niya ako dalhin, doon na rin ako kasi wala akong kalam-alam eh. Tapos ngayon, pinuntahan niya si Kuya Dang. Pagpunta din kay Kuya Dang, wala pang kagigising lang ni Kuya Dang. Hindi pa nga, experience si Kuya Dang. Umalis na kagad, punta tayo doon kay Tuglig, sabi niya. Hindi, so ama si Kuya Dang, mapunta doon kay Tuglig. Doon kami nag-celebrate parang hindi naman celebrate na parang kita-kita lang, pero gumastos pa rin ako doon. Sa lahat ng nagastos ko, umabot ng 35,000. Simula nung nakilala kasi umabot ng 35,000. Na walang nangyari sa akin. Yung sinabi niya na 10,000 subscribers, sa awa ng Diyos, 3,000 pa rin yung viewers, yung subscribers ko. Kung ano yung naipon ko, yun lang din po. Tapos, sabi niya pa sa akin noon, bago man nangyari yung pag-alis, sabi niya, admin ako ni Buy Tapang. Walang problema. Akong bahala. Meron na Japper Sniper na tutulong sa'yo. Meron ng Buy Tapang. Ako bala sa'yo, sir. Sabi niya gano'n. Di, simple. Sino ba naman ako, di ba? Uy! Tapos yung nung sabi niya kay Buy Tapang, sir, sabi niya, sir,
sabi ni Buitapang, bibigyan kita ng timeshare ngayong 27. Si Buitapang nagsabi? Hindi, si Artidi. Artidi. Oh, ngayong 27, babanggitin ka doon sa, ano mo, sa yung channel mo, babanggitin, ipopromote ka, sir. Pero kailangan natin ng magpadala tayo ng 5,000. Ani-withdraw naman ako, 5,000. Binigay ko, hanggang lumagpas na lang yung 27, wala nangyari. Oh, yung 27, hindi mo lang umangat yung aking subscribers noon, sabi ko. Halos wala na akong makain. Oo, oh, okay, konti na lang yung pera ko. Dumating to dito, talagang halos walang-wala to. Oo, oh, naubos yung rice cam siya eh. Oh. Tama mo. Si RTD sa kanyang vlog na laban kay Madi, mamaya babalikin si Madi, na mayroon daw bata na dilaw, nalaman natin si Jokes na na-scam na, pati ako na-scam, no? Pati yung pagbaliksyon dito si Madi. Yun, so sino'y nakapanood nung pumunta kami ng Binyan? Laguna. Binyan, Laguna. So yun, tumulong kami that time. Yung sponsor na nanggaling sa akin, RTD, ayan, pinicturan nila yung binili ko na produkto na ginamit nila din sa vlog. Yun. At kumbaga yung sponsor ko, pinalabas nila sa vlog nila na sponsor nila. Yun. Oh, sinabi ko na rin kanina. Ayun yun. Ayun yung sinabi kay Madi na Madi. Ayun yan. Pinicturan lang yun. Pinicturan. Tapos kinuha na ng konting clip na kunwari kanila. Tapos ano pang mga yun ano? Yan yung kay RTD naman tawag dito yung sapatos na yon si Sir JR Lagria talaga may-ari noon. Yung binigay sa akin? Yung pinabibigay sa inyo, pinapeflex yun sa kanya, tapos sabi ni RTD sa kanyang pangalan kinaredit, kaya siya yung na-promote that time. Kaya sabi ni Sir JR Lagria, bakit? Tapos sabi niya, ay hindi nakalimutan na ni Idol, pero sinabi ko naman sa kanya na sa'yo yun, pero mali, ni binalikan niya ang pagkupento. Tapos, yung baboy, kanina Sir De Ero yun, shout out kay Sir De Ero, ayan, alam ko kung nanonood siya. Paano natin yun, kay Pamansay? Kay Sir De Ero, ay shout out po, grabe yung suporta ninyo kay RTD, pati okay. Dati, pati yung tinulungan niyo pa nga siya, para makalapit kayo kay Boy Tapang, pero nagbayad niya ng grabe, di ba? Yes, ano, si Things to Know? Si Things to Know doon, ganyan din halos lahat. 30 milyon pa rin. Halos lahat kay RTD. Na ang ikinredit lahat ay pangalan ni RTD, pero lahat yun ay galing kay Sir De Ero. Lalo na yung relo. Na? Nag-shisha. Alright. Kagigising ko lang po eh. Pasensya na po kayo. Sige, matulog ka na. Bye. Bye. Ngayon mga kasuwer, no? Ang ibig sabihin, umpisa pa lang, yung unang araw pa lang na pagpunta ni RTD dito, nangluko na siya ng mga tao. Kasi binigyan niya ako ng mga relo at sapatos na hindi naman para sa kanya. Sa kanya sa ang pang sabi niya, sa kanya galing. Yung pala siya mga sponsor pala na gusto makarating sa akin. Okay. So, AJ, sorry ulit AJ ha, yung nag-comment ngayon. Peace na tayo. Salamat. Balik, teka, Manny. Ngayon, ang tanong ko, kasi nagkasama kayong matagal ni RTD eh. Mayroon bang nangyari na magkasama kayong dalawa na nangluko kayo ng sponsor, na ginamit niyo yung pera ng sponsor, na kayong dalawa magkasama? Wala. Wala kaming pera na yung sabi ni Scam na pera ng sponsor. Uh-huh. Wala akong natandang magkasama kami. Yun, yung sa Nilaang, yung sa Laguna, no? Na talagang sabi niya sana, Idol, huwag mo ibili lahat yan. Akong bahala. Yun. Tapos kaya yung dala, yung binili ni Kuya Dang, kinuhanan din ng video, tsaka yung video, yung pinamili ko din, kinuha din ng video para kunwari, ayun ang binili niya. Dahil malaki din pera ang dala niya eh, sa mga galing sponsor eh.
ay siyempre, nakibangan sa amin dalawa ni Tang. Oh, ang aming binibigas, ang hindi mga grocery sa bigas nila. Bigas, may naman panunin. Okay, so, ayan, oh, yun yung side ni Madino at... So, ibig sabihin, Mads, ito, huling tanong ko sa'yo, no? Ikaw, hindi ka talaga nagnakaw ng pera o nagnakaw ng sponsor? Wala. Wala talaga tayong nagalaw ng pera ng sponsor. Nakagalaw tayo, pero yun ay may paspas ng mga nagpadala. Ano yung parang may ginay nagamit ang pera ng sponsor na binayaran mo nung sumahod ka? Meron po akong pinag-antisip yung Wasalak. Oo. Oh. Ayun, wala pa akong sahod doon. Ang ginawa ko, gumalaw ako ng 22,000 sa aking sponsor. Pero pagkasahod ko, binayaran ko naman yon. Alam na, sponsor yun? Alam yon. Kaya wala kang sa mga vlog ko, wala kang makakano na lahat po yung sponsor nandoon. Sino naman yung sponsor na yun? Sino yung sponsor yun? Mga nakalimutan ko na yung mga sponsor yun. Basta nasa vlog ko lahat yun, yung mga sponsor na yun, nasa vlog. At kung gusto niyo talaga malaman, panoorin niyo na, sinasabi siya, panoorin niyo lahat ng video ko simula ng charity. Lahat na nagpadala sa mga sponsor, naibigay natin yung mga kanilang pinadala. Makagastos man tayo, ayun ay may, ito niyo nang nagpadala. Nasabihin, Kuya Madin, umawas ka dyan, 1,000, tuwas ka libandaan, panggastos mo. Kasi alam namin na hindi ka pa nasahod. Ang hirap lumakad ng wala ka man lang kapera pero sa bursa. Yun. Kaya nagkalakas ang loob na bumawas ng pera sa sponsor. Pero hindi man malaki. May 1,000 lang limandaan. At saka mga kasulit si Mali, pinapahawak ko yan ng malaking pera, 100,000. Yung nagpagawa ko ng bahay at saka yung mga sponsor ko dati, siya ang nahawak din. Kasi diba sa IT ko siya dati, wala mang nawawala sa pera. Ako, ito ang ano ko, no, kasi siyempre, hindi ko na nakikita yung paano na hinawakan yung pera nun, no, pero yan yung side ni Madi. Ngayon, ang hamon ko nga, no, kung meron man dyan na nag-sponsor or magreklamo kay Madi, malaya kayong, pwede kayong maglabas ng video, no, para kung meron talaga, kasi walang magpapatunay eh, na may, ano ba, may nagsabi, may nag-vlog dyan na ako, binakawan ako ni Madi ng pera, sponsor, ganun, dapat may ganun, no, so, lumabas kayo, ano yun natin yan, hindi ako, kung ano lang yung sabihin niya ngayon, at least narinig natin ang side niya, no, pero ako, ang sinabi ko tungkol dun kay RTD, no, na na-scam din ako dahil nga sa mga relo at saka sa mga sapatos, kawawa yung mga nag-sponsor talaga, sila Diero, kasi yung isa si GR Lagria at saka yung isa, sino yan? Isa? Si Kingston at si Orbit de la Verboy, si Patsimoto, mga na-scam na bawasan yun, no? So, pwede kayong maglabas ng video kung gusto nyo. Si RTD ngayon mga kasul, nawala sa YouTube, no? Iwan ko, dahil siguro doon marami kasi nagreklamo sa kanya, ipapahuli siya, eh. No? Parang may mga nagkakaso yata sa kanya, no? So, kung ako si RTD, no? Baka pwede ka maghumingi ng sorry sa mga pinagluloko mo. Ginamit mo ang pangalan ko para nakawan mo si Jokes ng pera, tapos ginamit mo pa ang pangalan ni Boy Tapang. Oo nga, tanda ko sa akin. Patong dinala ni RTD. Iba, ikaw, munti ka mabayad. Oo, may question sa inyo. Dinala ko sa akin, tanda ko, dinala ko sa akin. Question. Nasabi, malaking sponsor daw na magbabayad daw. Pero hindi naman ako humingi ng pampabayad. Para ang tanong, Mads. Magtanong ako.